So ayun mga kagulay, isang magandang umaga po sa inyo lahat at welcome back nga pala ulit dito sa akin channel. So ngayon mga kagulay, meron lang po tayong konting tips doon sa ating mga kagulay na meron tanim ng mga sibuyas. So ngayon kasi mga kagulay ay 64 days na po yung aking tanim ng sibuyas. So doon sa 64 days na yun, ano na nga ba yung aming ginagamit ng mga lason? So, yun po, tatalakayin din po natin dito kung magkano na po ang mga presyuan ng mga sili, sibuyas, at saka yung siling labuyo. Ayan, sasabihin ko rin po dito sa video na to. Tapos, papakita ko po sa inyo yung aming ginagamit na pampagulang o pampababa ng laman ng sibuyas. Gusto kong i-share sa inyo. So ito po ang aming ginagawa talaga pagka ang sibuyas namin ay nasa 60 na pataas ang araw. So mga konting days na lang po ang hihintayin nun. Pwede na po siyang anihin o hindi na po siya aabot ng 90 days pagka gumamit tayo ng full year na to. So ito po mga kagulay, sasuggest ko pong gamitin para mapabilis yung paggulang ng sibuyas. Ayan, bibigyan na po ang konting tips doon. Tapos doon sa talong natin mga kagulay, medyo malapit-lapit na tayo tumanim din doon sa aming sibuyasan. So yung kasi mga kagulay, yung pagtataniman ng aming talungan, yung po yung meron pong tanim ng sibuyas. So doon na po namin inilipat yon at ipiprepare po namin yung pagkaanip po ng sibuyas. So maumula na rin po kami nitong buwan na to. So gagawin natin ng video yan. Tsaka papakita ko na rin sa inyo yung lalagyan namin ng mga lason para makita nyo yung aming imbakan. Ayan, sana mga kagulay, samahan nyo lang po ako. So ayan mga kagulay, andito tayo sa may bahay po nila tatay. At andito po yung aming mga lalagyan ng mga lason, ayan. Ayan po, so spray ko, ayan po spray ko, spray namin. So ito po yung aming ginagamit ng mga pampagulang, ayan. So ito po, ang 30K po na 0061. So ito po yung aming ginagamit dito sa sibuyas namin ngayong 2 months na siya. Kaya ito, naka-stock po dito. Ayan, pampagulang po. So ito po ginagamit din sa talong pero hindi po siya high recommended kasi mabilis gumulang ang talong pagka ito po ang gamit kasi high potash po siya. Ayan, doon naman sa sibuyas naman nga at lagi namin itong gamit. Ayan, so bali dalawang spray ko lang po ito. Talagang para maghulog po siya ng laman doon sa mismong sibuyas. So ito po ang aming ginagamit. So bali 5 kaon na po yan, pero nakapag-spray na po ako ng isang kaon yan. Nag-start na po ako nag-spray. So yun nga, 64 days na yung aming sibuyas. Ayan po, naka-stock po ang 30K. So ngayon naman po, ito nga yung stock na yung mga lason. Tapos ito yung ginagamit ko nga. So meron kami nakahalo dito ay Selecron, tsaka po Brodan. Ayan, so gumagamit din po kami ng binibya. Ngayon, gumamit po kami binibya kasi meron kami nakikita ang mga pangisang-isang uod. Ayan, so tingnan natin dito. Ito naman mga kagulay, yung light D na ginagamit namin sa sili. Ayan, so ayan po, ginagamit din po siya sa sili, sibuyas. Ayan, so makikita nyo yung mga damong kanyang tinatarget, yung may bulaklak, tsaka yung salampak. Ayan, ayan po yung light D. Tapos ito, Ronstar naman to mga kagulay, ginamit to sa sibuyas. Ayan, naghahalo po ako nito pagkayari po ng padamo. Tapos ito naman po, full year po ito. Full year. Ayan, so wala pa akong video na to, tinatry pa ako namin. Kasi ngayon pa lang kami nakagamit ito eh. So hindi pa natin gagawin ng video yan hanggat di pa namin nakikita yung epekto. Ginagamit namin ngayon sa sili yan, tsaka sa sibuyas. Ayan, so dito gumamit din kami dito ng gold. Ayan, sa sili namin ito ginagamit. Gold. Tapos ito nga yung sinasabi kong binibya. Ayan, panguod to mga kagulay. Ayan, so pinagpa-partner po namin to gold pag nag-halo-halo na po. Tapos ito yung butterfly na sinaking sinasabi. Ay, ganyan po ilalagyan ng butterfly. Ayan, tapos dito, ayan, machete, yung mga stock namin pamatay damo yung ginamit namin sa sibuyas. Ayan, Oxstar po. Ayan, pamatay damo din to mga kagulay. Tapos ito, Selecron. Ayan, Selecron. Bumibili kami ng half, hihalo namin sa Brodan at pinang i-maintain namin sa sibuyas. Tapos ito, ayan, yung 30K. Ayan, Selecron. Tapos ito, yung mga ano, Select. Ayan, nakikita nyo, ginagamit talaga namin yung mga pamatay damo na yan. Tapos ito, yung Tech Burn. Ayan, herbicide din na 15SL, contact herbicide po. So, yun. Tapos isa mga kagulay, kumapansin, di ba may timba kaming ganito?
Ang pangalan po ng timbang na to, paggagayak pa lang po ng lupa, maganda po magsabog po ng wokosim. O kaya, kapag kayo po ay magpe-prepare sa bono na po doon sa inyong mga bagong tanim na gulay. So, marami kaming gantong wokosim na timba. Kasi, ayan, mga wokosim. Kasi mga gulay, nung gumamit kami ito, nung bago kami tumanim na sibuyas. Ayan. So, wokosim. So, lahat naman ng laso na to, meron na pong mga video yan. At pinakita ko lang po sa inyo yung aming istakan. So, ito, gasolina lang to. Gasolina, ayan. So, ito po ang laman ng aming istakan ng mga lason. Ayan, so, ito po yung fungicide na aking ginagamit nung isang buwan pa lang yung sibuyas. Ayan, mangkosib. So, sa punla, ginamit din namin to at meron din po akong video nito. Kaya, maganda rin po yan mga gulay sa ating mga gulay. Ang mangkosib na fungicide. So, yan po ang laman ng aming istakan ng mga lason. Tapos dagdag ko na rin dito mga gulay, ito yung bagong kuhang jeep ni tatay. Ito po yung kapalit po ng binenta. So, binenta po yung dating jeep. Tapos nagpalit po si tatay. 4HF1 po ang makina niyan. Tapos double tire. So, medyo matibay-tibay sa pambiyahe. Ayan. So, talong na lang ang kulang. Ayan. So, yun mga gulay. Balik ulit tayo dito sa dati kong pwesto kanina. So, medyo nakalimutan ko pala yung pag-update natin dito sa presyo ng ating mga tanim. Ayan. So, ang presyo po ng sibuyas po ngayon dito sa Nuevisia ay lumalaro po ng 70 to 80. Ayan, so meron din po na nababalitaan na sa ibang lugar pa ay umabot pa ng 100. So dito po sa amin, ayan, medyo bumaba na po ang sibuyas ngayon. So medyo makikita pa natin ito kasi kabubukas ng storage kung tataas pa yung sibuyas na pula. Ayan, tapos yung sibuyas na puti naman po ay 60. 50 hanggang 60 po ang nakaran ng sibuyas na puti. At yun nga, sa siling panigang naman mga kagulay, ang presyo po ng siling panigang po ay 40 hanggang 45 po sa Sangitan Market. At syempre, dagdag ko na rin dito mga kagulay yung siling Taiwan. Ayan, ang presyo po, 70 pesos po ang isang kilo ng siling labuyo. Ayan, yun po yung pinatubo F1, yung mga siling Taiwan. Iba kong update at post dito sa aking YouTube at syempre dito sa ating Facebook account. Ayan, so i-follow nyo po ako. Hanapin nyo lang po sa Facebook yung aking account at maramas. Doon po ako madalas nagpo-post din ng ating mga presyo na ating nakakalap. Ayan, so pag nagbiyahe si tatay. So yung mga gulay, maraming salamat at God bless po.